Gaano kahalaga sa iyo ang pagkakaroon ng buong pangangatawan? Para ba makakilos ka ng maayos at magawa mo ang iyong mga nais, makita ang mga gusto mong tanawin, o mapuntahan ang mga magagandang lugar? Ngunit, papaano kung ikaw ay nasasadlak sa malubhang karamdaman? Ano ang iyong gagawin? Magandang araw mga kaibigan! Ako po'y muling nagbabalik upang magbahagi sa inyo na isang kwentong inyong kapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. At sa videong ito'y aking ibabahagi ang pakikibaka ni Lihua sa kanyang karamdaman. Ang 46 na taong gulang na si Lihua ay na-diagnose sa may ankylosing spondylitis noong siya ay 18 taong gulang lamang, kung saan ang kanyang spinal ay nabaluktot paunahan. Ang kanyang kondisyon ay lumala dahil sa pagkakayuko ng kanyang katawan. Ang tatlong parte ng kanyang katawan ay naging magkakakonekta sa nagdaang 2 dekada. Kung saan ang kanyang baba ay nakadikit sa kanyang dibdib. Pangalawa ang kanyang breastbone na nakadikit sa kanyang pubic bone. At pangatlo ay ang kanyang mukha sa kanyang thigh bone. At dahil dito ay nahihirapan siyang kumain, uminom, lumakad at matulog. Ngunit, ano nga ba ang sanhi ng folded state? Ang ankylosing spondylitis ay isang inflammatory condition na kung saan nagkakaroon ng pag-fuse ng spine ng isang tao. Ito ay isang rare form ng arthritis na halos mga kalalakihan ang mas naapektuhan nito. Karamihan ng meron nito ay nakakaramdam ng sakit at stiffness sa kanilang lower back at hips. Sa kasalukuyan ay wala pang gamot sa disease na ito. Dahil sa kanyang kondisyon, ang kanyang 71 taong gulang na ina ang nag-aalaga sa kanya at nagpapagamot sa loob ng 28 taon. Si Dr. Tao Huiren, isa sa surgeon ni Lihua sa Shenzhen University General Hospital, ay hinalintulad niya ang level ng hirap na magiging surgery ni Li sa pag-akyat sa Mount Everest at ang kondisyon nito ang pinakamatinding kasong nakita niya. Pinag-aralan nila ang kondisyon ni Li na umabot ng 2 linggo bago may sagawa ang operasyon. Ang mga doktor ay nagplano ng 4 na mabigat na operasyon kung saan kailangan nilang sirain at buuing muli ang mga deformed na buto nito upang matulungan itong makatayo at maayos ang kanyang posture. Ang unang operasyon ay tinatawag na femoral osteotomy kung saan ay sisirain at bubuing muli ang kanyang thigh bones upang magkaroon ng espasyo sa paggitan ng kanyang mukha at hita. Inabot ng 3 oras ang procedure ng surgery nito. Pagkatapos ay sinagawa na nila ang cervical osteotomy, kung saan ay sisirain at bubuing muli ang kanyang spine upang matulungang mabuhat ang kanyang ulo at umabot naman ng 6 oras ang nasabing operasyon. Ang 3rd operasyon ay tinatawag na lumbar spine osteotomy, kung saan ang mga doktor ay sisirain at bubuing muli nila ang lumbar spine nito upang matulungan siyang makatayo sa sarili niyang mga paa. Sa operasyon na yon ay kinailangan ng mga doktor sa iba't ibang field tulad ng anesthesiology, orthopedics at bihasa sa infectious diseases. Tumagal ang operasyon na 10 oras, subalit pagkatapos nun ay muli na siyang makakahiga makalipas ng 2 dekada. Ang 4th at 5th operasyon ay ang tinatawag na hip joint replacement para tulungan siyang makatayo ng walang kahit anong suporta at upang makapaglakad na siya. Inabot ang operasyon ng 7 oras.
Habang ang operasyon ay kumpleto na, ang susunod na hakbang ay ang rehabilitation, kung saan ay kinakailangan ng physiotherapy. Sa loob ng 28 taon ng kanyang kondisyon, ang kanyang mga kalamnan ay lumiit na at tanging physiotherapy ang mahalaga upang maibalik muli ang kanyang tindig. At nitong nakaraang Hulyo lamang ay nakalabas na siya sa hospital. At makalipas ang 2 dekada ay muli na niyang masisilayan ang kanyang ina at muli nang makikita ang makulay na mundo. Ang aral sa kwentong ito, hangga't may buhay ay may pag-asa, kahit na sa pinakamadilim na parte ng ating mga buhay. Ipinapakita lang ni Lihua ang katapangan dahil sa kanyang naising gumaling muli sa kanyang karamdaman. At sa aming mga manonood na may iniindang karamdaman o may pinagdadaanan, gawin nating halimbawa ang kwentong ito upang tayo bumangon muli mula sa kahapon. Nice kong shoutout ang aming mga masusugi na manonood na sina at shoutout din sa iyo na nanonood at tinapos ang aming video. Maraming salamat. Hanggang sa muli!